sa mga huling panahon na ito ay tunay ng aming hinuhusto ang inyong bilang. Ang bilang na aking mga iligtas. Kung kaya, kung nais ninyo na makasama sa bilang na ito na aking mga iligtas, ay ganapin ninyong mabuti ang aking kalooban. Sa mga panahong ito ay magdaranas kayo ng mga pagtitiis. Subalit, ipinangako ko sa inyo na kayo'y magsisipag tagumpay. Kung paano ko napagtagumpayan ang sanlibutan, kayo man ay magsisipag tagumpay. Kung kaya't mapayapa kayong mamuhay sa sanlibutang ito at huwag kayong padala sa kasamaan ng sanlibutang ito sapagkat nakalaan na ang sanlibutan ang mga di mananampalataya sa kapahamakan. Subalit kayo na aking mga ililigtas, pakalimiin niyong mabuti na kayo'y makasunod sa aking kalooban. Sa mga nilatag kong mga utos, huwag ninyo itong babaliwalain. At gayon din, umiwas na kayo, mga anak, sa mga pagkakasala, sapagkat ito'y magdadala sa inyo sa hindi magandang pamumuhay. Kayo'y mamuhay sa kabanalan, kayo'y mamuhay sa aking katwiran, sapagkat kayong mga inilalaan ko sa kaligtasan ay ito ang dapat nilalakaran. Kung kaya't kayo'y magalak din, sapagkat inilista ko ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Subalit kayo'y kailangang magsigawa at makabahagi sa aking katawang mistikal na tunay na aking hahablutin sa araw na iyon, sa dakilang araw na iyon na itinakda ng Ama. Magpakatatag kayo kung anumang pagsubok ang dumarating sa inyo, sapagkat ito ang magpapatatag ng inyong pananampalataya. Tugtin namin niyo ang aking pinag-uutos at hindi kayo magkakamali. Tandaan niyo anak, malapit na akong dumating, umapit kayo sa aking salita. Walang ibang dapat papurihan at sambahin sa ilalim ng langit, kundi ang Amang lumikha ng lahat ng bagay. O aking mga anak, idalangin ninyo ang lahat ng mga ipinadadala ko sa inyo, upang gaya ng mga naunang lingkod, sila man ay magsitibay at makasunod sa aking mga salita. Huwag ninyong ipagtaka ang anumang mga pagsubok at kabighati ang inyong dinaranas, sapagkat sa mga pagsubok na inyong pagtatagumpayan, unti-unting na ipakikita ang aking salita sa inyong katauhan. Dangan na nga lamang na kailangan matuto ang bawat isa. Tingnan, pagmasdan niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang tinutungo nito habang dumadaon at habang nagsisipaghintay? Mapalad ang isang matalinong lingkod na naghihintay at nag-aabang sa muling pagdating ng kanyang Panginoon. Sapagkat patuloy niyang sinusuri ang kanyang sarili upang ito'y maging karapat dapat at patuloy na naghahanda sa paglubalik ng kanyang Panginoon. Malugod kayo aking mga anak sapagkat sa bawat pagtatagumpay at sa bawat pagtira ng aking banal na espiritu sa inyo, walang pag-aalin lang ang hindi ko kayo pababayaan at ang buhay at kalakasan habang kayo nagsisipaghintay ay aking pananatilihin sa inyo. Maganda umaga muli sa ating mga kapatid. So, binabati natin yung nasa ibang lugar yung sa ating Pilipinas. Sila dahil sa Sorsogon, Camarines Sur, dyan sa Laguna, sa mga lugar dako. Hindi ko na kailangan i-mention din yung mga pangalan. Eh, kasi makakalibutin na ako, baka sa lang mabanggit ko, magtapo yung ito. So, lahat po, binabati namin kayo. So, kayo nasa ibang bansa. Singapore, Middle East, or some Middle East ba yan, Saudi Arabia, or saan. So meron tayong bago na muli yung ating mga kapatid sa Germany. Ayan. So kahapon po, 44 minutes, mahigit, kausap nila ako. At magandang balita na paano muli makapanunubanik at pasisiglahin
ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. So, kinaluwanan ko po sa kanila. Sa mahabong pa proseso, maraming tanong, at ang isa lang ang nakita natin, hindi ho nasiyahan o nasatisfy ang kanilang espiritu sa mga iba't ibang napakinggan nila doon. So, yun ang gawa ng Holy Spirit. Yung mag-resist sa mga arang na hindi naman galing sa kanya. So, yun ang nakita po nila mga kapatid. Kaya kayo po ay welcome mga taga Germany at muli ang buong kongregasyon nito na si Jay natuto. Hindi lamang ito kundi ang sangkalamitan sa panumbalik nito sa Panginoon. Ating po pasalamat sa mga akin at ang detail sa iba kanila po parin kakausapin. So kaya ito po isa napakagandang bagay na talaga po yung paggusto ng bilang ginagawa po ng Espiritu Santo sa iba't ibang kaparanan. So meron talagang mapangahawakan ang salita ng Diyos. Pag ito'y anak ng Diyos, anak ng Diyos. Kada na pamamayan sa iyo, ikaw ay sa mapunta, yung alibugang anak, yung anak pala ng Diyos yun. Even po ba mga kapatid, isipin niyo, talagang tumalito, kinuha lahat ng mana. So, nagpakaligaya siya sa lahat ng makasanggupin ang gawain. So, in return, naghirap, nagdusa. So, nabakita niya na yung mga katulong, mas maganda pa yung buhay kaysa sa kanya. Para nakikibahagi na rin siya sa kinakain ng mga hayop o ng mga baboy. So, nagsisisya. So, nanumbali. So, kaya kayo, mga member ng Siyamdaputsyam, wala po kayong dapat ipag-alala. Eman po ba? Kasi yung Siyamdaputsyam sa Biblia, meron pa korte na. So, umiral na bakit yun, what is that, ito, pero pagkatapos. Tapos umanumbali din, dinamitan pa ng marangal na panamit. So, ibig sabihin po yun, dati sa Panginoon, pagka isang kaluluwa ay nanumbali sa kanya. So, talagang ganyan kahalaga ang buhay sa paningin ng ating Panginoon. Kaya kung ating tatandaan na sila yung anak ng tao, kanyang pinangahan o pagbigyan ito ng buhay. Dahil nga lamang na yung buhay na binigay ng Diyos sa kanila ay pinabayaan nila. Kaya dumating po yung pagkakataon na ang karamihan sa mga tao ngayon, minahal nila yung sarili ng buhay. Hindi sa kalagayang minahal yung buhay dahil ito'y kaloob ng Diyos, kundi minahal nila ayon sa sarili ng kundi mo layunin kapakanan. At iyan ang isa sa dahilan kung bakit napakaraming mga tao ang hindi makapanumbali sa Panginoon. Eman po ba mga kapatid? So, meron po tayong bagong kasabi. Ito po, sinasabi ni Brad Rubel, katatanggap po nung nakarang linggo. Kaya si sister. Tumanggap ka po yan. So, si Brad Nero naman, tumanggap po ng bautismo sa Espiritu Santo. So, pag-alagapan natin sa Panginoon. So, sila patuloy na natin ang kumpleto ng Panginoon ang bilang. So, kayo, ang mga narin ito, so, pinilang natin yung bilang. Ayaw ating pagkapasok, ayaw ating mga pangalan sa pagkapasok sa listahan ano mga babalikan ng ating Panginoon. So ito po ay kinakailangan mabigyan natin ng tama at wasto pagpapahalaga sapagkat yung nagpapahalaga sa buhay na kaloob ng Diyos. So sila yung iniingatan ng ating Panginoon. So naman ang dumating sa ating buhay na mga sitwasyon nakabasin na ating Panginoon. So, nabasa ko sa Bible yun, hindi naman lahat ng tao. Iniingatan ng Panginoon. Kaya nakalagay doon ng Diyos, ang paningin ng Diyos ay nakatuon lamang sa kanyang mga anak. And you are sons and daughters of God. Amen po ba? Amen. Kaya Diyos talaga nakatingin sa atin. Sa mga ng sitwasyon na pagkanasin. Kasi alam po rin yung mga kapatid, pag ang isang mananampalataya, once siya ay pumasok sa bilang, kapag siya hindi dumaan sa iba't ibang sitwasyon, pagsubok,
yung mga tinatawag na sa pananampalataya at hindi kayo dumaan dyan. Iyan ay abnormal na buhay na isang mananampalataya. Kasi ang normal sa atin ay yung tayo dumadaan sa iba't ibang situation. Dumadaan sa iba't ibang pagsuko. Dumadaan sa kalamdaman. Dumadaan sa kawalan. Dumadaan kung magkabing sa kaka-extreme na yung mga bagay na dumating sa atin. Para magang nawawala tayo ng pananampalataya magkaminsan para bang wala na tayong Diyos. Dumating minsan yan. Para bang sa palagay mo ay walang Diyos. Saan nangyayari ito sa buhay? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kayo matuwa. Kayo magalak. Sapagkat kapag dumating ang mga iba't ibang sitwasyong ito, ikaw ay anak. Ewan po ba? Ikaw ay anak kapag dumating ang sitwasyon na ikaw ay sinusubukan, na ikaw ay dumating sa kawalan, ikaw ay dumating sa panghihina, sa karamdaman, o lahat ng bagay. Sapagkat iyan ay talaga kapahintulutan ng Diyos to test upang subukan ang iyong pananampalataya kung ito ang pilak, ginto, aso, or kahoy. Okay, ano pasado? Ginto, pilak, tanso. Ang hindi pasado, kahoy. Ewan po ba? Meron ba kahoy dyan? Meron ba kahoy dyan? O, pasalamat kasi kayo eh. Hindi na sa ginto, tanso. Ganun tayo, tinatest yung ating faith. Sapagkat sabi nga, ang pagsubok sa inyo, pananampalataya, di ba ang pagsubok sa inyo, ay pagsubok sa inyo, pananampalataya, ito yung ginto. Sa totoo lang, walang hindi nadadown pagdating sa personal nating kalagayan. Walang emosyon. Maski ano sabi mo, ikaw ay mananampalataya, na hindi maaari, hindi ka madadown. Sapagkat ayon sa sumpa, nang inyong pananampalataya, doon kayo ay bibigyan ng pagsubok. Pero meron pang hawakan tayo sa mita ng ating Panginoon. Na hindi kayo susubukin, na hindi nyo kaya. Ewan po ba? Kung sa sarili lang natin, pag binigyan tayo ng Diyos, kahit kapraso, ipahintulot ka, walang makakakaya. Pero mga kapatid, ibinigay sa inyo ng Diyos ang ikatlong persona ng Diyos. Upang makayanan ang lahat ng mga bagay nito na dumating sa akin. Ewan po ba? Diyos ang kasama natin. Hindi ang sarili natin. Kundi sabi nga, ang lahat ng inyong kabalisahan ay inyong pagkaloob sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang nagpapakasakdan ng inyo at ang ating pananampalataya. Ewan po ba? Siya. What a wonderful name it is. Napakaganda ka na. Ako talaga, nababagbag ang kaloob ako pag kinakanta niya. Bakit? Well, there's no other name liban sa pangalan ni Jesus na binigay sa silong ng langit upang may kaligtas ang tao. Eh, yun po ba nga? Masalamat ka na. So ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang buhay na ito, dyan na tayo nakalinya. Hindi na natin po pwedeng awatin o pigilin ng Diyos sa line o sa linya ng buhay na ito na talaga itinalagyan sa atin. So, umpisa pa lamang na kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, itinalagyan na tayo dito sa natawag na landasing makitid. At ang landasing makitid na ito ay talagang habang nilalandas natin, kitang-kita natin ang napakahigpit na pangangailangan ng espiritual na pamumuhay. Sapagkat kung tayo ay magkukulang sa espiritual na pamumuhay, walang balancer o spiritual balancer na tayo ay makakaagalan. At dahil dyan sa mga espiritual na aral at turo, ito mga kapatid ang nagbibigay lakas sa atin. Ito ang nagpapatatag sa atin. At ito, higit sa lahat,
ang naglalagay sa bawat isa na hindi na kayang baguhin ang inyo at ang aking pananampalataya. Sa so, ibig sabihin niyan, dire-diretso na ating tatawirin niya. Kaya nga sabi kayo, landasin ninyo o tahakin ninyo ang landasin makinig. Sapagkat maraming nagsubok, maraming tumanggap, maraming nabautismo, maraming nabautismo sa Espiritu Santo, sumubok daanin niyan, pero hindi sila makadaan. Bakit? Mas pinili nila ang landasin malapad. At yan naging dahilan na kanilang pagkabagsak. Na totoo ang sinabi ng Espiritu Santo na sa mga huling panahon, marami ang tatalikod, mga makikinig siya sa mga seducing spirit, mga espiritu mapanghikaya, at sa mga aral at turo ng mga demonyo. At yan ang laganap ng sabon kay Pink. Yung aral at turo ng mga demonyo. Anong aral at turo ng mga demonyo? Lahat ng aral at turo na hindi nagbumula sa Espiritu Santo, yan ay aral ng demonyo. Ewan po ba tayo, mga kapatid? Sapagkat hindi isa lang ang dakila. At kaysa isang tagapagturo, mga kapatid, ang banal na Espiritu. At ang Espiritu Santo na yan, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan, at kumpirmasyon na kayo ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ewan po ba? Hindi na pwede burahin. Bakit? As far as long as na ang Espiritu Santo ay sumasa inyo, hindi na kayo mawawala pa sa landasin makikita hanggang dulo ay matawin ninyo. Sapagkat ang Holy Spirit na yan ay katong persona ng Diyos ang siyang umaagapay sa atin hanggang matawid natin ang anumang bagay na ating dinadaanan pagdating sa makikidalagdasin nito. Huwag kayong nililigaw sa kaluwa ni sa kanan man. Kaya si Peter, aharap na nga ang Panginoon. Alam po ba tayo? Oh Lord! Andyan ka pala. Oh Peter, arito. Pwede ba Lord? Punta ako dyan. Ano ko? Eh, nakatingin sa kay Jesus. Dire-diretso dapat. Dire-diretso. Ah. Hindi siya nagtatabang at yung pwede na nakatingin kay Jesus. Ito ba yung mga bukso ng Aldon, Romaragasa, tinignan na ito kung. So, ganun kasimpleng paliwanag ang tinatawag na wavering faith. Pagpapanampalataya natin ay kaunting magkulang. Konting mag-alindangan. Ang tawag ng Bible doon, tawag ni Santiago, double-minded spirit, ang taglay-taglay ng isang tao. Kaya hawakan niya. Kung gano'ng mga laki, kalita, hindi yung panampalataya. Basta solid yan, hawakan niya. Sapagkat yung panampalataya niyan ay sa sukat at kalob sa atin. Yan mga kapatid ang magdadala sa atin dito sa tinatawag na katagumpayan. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga sabi ng salita ng ating Panginoon, Awit 55, tipunin ninyo sa akin ang ating mga banal. Sila na may pakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng mundo. So lahat na tinitipon ng ating Panginoon sa punta hindi. Lahat ay may tipan sa ating Panginoon. We are all covenant people of God. Ewan po ba? Sapagkat kung wala kang pakitipan sa ating Panginoon, hindi ka naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa mundo, hindi sa lahat ng lugar at dako, hindi lamang sa ating bansa. Ang mutingkawan na yan ay tinitipon ang ating Panginoon upang sa pamamagitan ng tipan na yan ay makita na natin pa kung sino talaga may malasakit sa tipan. Ang Diyos walang problema sa tipan niya sa atin. Ano ang tipan ng Diyos sa atin? I am the Lord your God. I am the Lord that healeth thee. So ibig sabihin niyan, anuman ang mangyari sa atin, sa kanyang bayan, kapag ito ay may tipan sa ating Panginoon, hindi kanya iiwan ni hindi kanya pababayaan. Ewan po ba mga kapatid? Diyos niya na salita.
Hindi siya ito na tao na pag nagsalita, hindi natutupad at nagsalita. Pag sinabi ng Diyos, and so be it. Ito ay magaganap sa bawat sa atin. Sapagkat Diyos ay nagtagtipan sa atin na ako ang inyong Diyos. At hindi lamang yun, sinabi natin, Panginoon, darating ang panahon, sila na hindi humanap sa akin, ay sila yung magiging tunay na bayan ko. At yan ang mga hintil at kasakop tayo sa hula o propesiya sa pamagitan ng propeta ng ating Panginoon. Tayo na hindi na dating bayan, ngayon ay kanya ng bayan. At ako ang magiging Diyos nila magpakailanman. Masalamatan natin ating Panginoon. Dahil sa doon sa talatang ibinigay sa ating tinitipo ng Diyos ang magtingkawan na ito upang sa pamagitan ng pangipagtipan ito. Kaya tayo tinawag na Covenant Gospel Church. Ang tipa natin sa ating Panginoon, bakit mayroong paghahandog? At ang paghahandog ay eternal yan. Eternal ito, mga kapatid. Lalo-lalo na sa new heavens and new earth na ating pamamahalaan. So bakit gano'n eh, nasa eternity na? Ito ay upang alalahanin natin na kung hindi dahil sa isang persona ng Diyos na nagkatawang tao, walang kaligtasan matatamo tayo, mga kapatid. Kaya nagkaroon o magkakaroon talaga ng eternal na paghahandog. At tuturuan natin ang mga taong ating pamamahalaan sa new earth, sa eternity. Upang maalaman at makita nila na sa pamagitan ng salita na nagkatawang tao, dumating ang kaligtasan sa mundong ibabaw na ito. At kung kaya ang tinitipon ay yaong mga may pakikipagtipan sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamagitan nito, doon makikita na buong daigdig na mayroong isang kongregasyon ng mga buhay na kung saan may pakikipagtipan sa ating Panginoon. Sinasabi sa atin ito at binabanggit para paalala mga kapatid, tapos ito na yung mensaheng binigay sa atin. Sa next Sunday, araw ng ating pasasalamat. Nasa isip pa ba ninyo yan? Amen. Ha? Kasi baka mabaya pagdating ng araw Linggo sa Sunday, aatend tayo rito. Ay, araw pa lang ng Thanksgiving ito. Lonzo, lumang style na yan. Ito, magtugtugin na yan. Ito, magkasalunin. Una po, kunwari, para na mabigyandaan mo ang tinatawag na kawalan mo ng interes sa covenant na binigay ng Diyos para ating sundin. Amen po ba? Kaya pagdating, ilang buwan pa lang, October pa lang, ay sinasabi sa atin yung araw ng ating pagpapasalamat. Sapagkat ito ay dekreto, ito ay utos na hindi lamang ibinigay ng Diyos sa ating apostol, kundi mismo ang mga banal na kasulatan ang nagsasabi at utos na ibinibigay sa lahat ng may pakikipagtipan sa kanya. Ewan mo ba? Are you a covenant people of God? Amen. No, yes or no? Yes. True or false? True. Are we 15-14? Ihandog mo sa Diyos ang hain pa sa salamat. Akto pa rin mo ang iyong mga panata sa katastasan. So tayo din mo natin pinapa-implement yung pangapanata. Hindi natin pinapa-implement yan. Bagamat ito ay, dapat talaga ito ay kusang bumubukal sa tao. So hindi ko pinag-uutos. Hindi ko pinag-uutos to. Basta malaga tayo bilang anak ng Diyos na buhay na nakipagtipan sa kanya. Kayo makasama sa mga hinuhustong bilang. Amen.
Kung gayon, ihatundo ang high pasalamat sa Diyos at ay kanyang pagpapalain ito DACA 2018. Amen po. Amen. Grabe pagpapalaya mga kapatid. Hindi lang mga bawat individual, kundi ang lahat ng makikisa sa tipang ito ay tinitiyak sa atin. Spiritually, masaganang pagpapala. And then kasunod dito, dahil kayo pagpapalain. O dahil kayo pinagpala spiritually. Kayo ay mapagkakatiwala natin, Panginoon, pagdating sa financial material ang pangangailangan niyo sa buhay. At kayo bibigyan ng pangatawang malusog, malakas upang tayo patuloy na magpaglingkod sa Kanya, sa Diyos na darating. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yan ay ating pagkalobyan. Huwag kayong maghinayan. Huwag kayong maghinayan. Huwag niyo pamimiliin ng inyong daliri. Ha? Ang pamimiliin ninyo ang inyong bagong puso. Amen po ba? Amen. Sapagkat ayon sa pinasya ng bagong puso na kalob sa inyo, iyan mga kapatid, ang magdidetermine na kasagana ang pagpapala na nais na ibuhos ng Diyos at sabi kang ibuhos ng Diyos para sa kanyang bayang pinakamamahal. Amen po ba? Ayan yung pagbigay, yung bigyan na kaluguran ang ating Panginoon. 15, awit 15. Psalm 15. At tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan. Nagkakabahado. Masyado pa namin. Tumawag ka sa atin sa araw ng kabigatian, sa araw ng problema, sa araw ng sitwasyon, sa araw na ikaw ay parang naligipit na. O, iba, yun ang ibig sabihin doon. At ililigtas kita. So, ibig sabihin, lahat ng kabagabagan sa buhay, problema, sitwasyon, na dumating, worries, ito ay naiibsan sapagkat bakit? Sapagkat inihain mo sa Panginoon ang haing pasasalamat. Sapagkat inihantog mo sa kanya ang alin, ang anumang bagay na meron ka sa buhay, na hindi mo ito pinagkay, hindi mo pinagdamo, ni hindi mo sinakay, kundi buong laya sa iyong espiritu, ito ay iyong pinagkalo, at ngayon din magiging gabi sa inyo ng Panginoon. Sa kanyang sariling kalooban, and all things shall be added unto you as well. Amen po ba mga kapatid? Pangako ng Diyos yan, ang Diyos na nangako, hindi ako. Ganun ba magbibigay ko sa inyo? Ito, itong aral ng Diyos. So ito ay sama-sama na pinagkakalab sa atin. Ang Espiritu Santo ay tinitipon ng mga kaluluwa sa mundaydayg. Sino yung mga kaluluwa niyan? Yung nakipagtipan lamang sa Kanya sa pamagitan ng mga hain o ng mga handog. Kapag wala kang tipan sa ating Panginoon sa pamagitan ng hain, hindi ka tinitipon. At sapagkat hindi ka kasama ang tinitipon, kasama ka sa nagkakalap, eh may pumbo. So hindi pwede sa kongregasyon ng Panginoon yan na meron mga nagkakalap. Tinawag tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, dakilang biyaya, at napakaganda ng naging kalagayan na bawat isa sa atin, liban sa kanila na lumihis na ng landas. Kasi sa banal na kasulatan, mga kapatid, talagang maraming tumalikod, maraming nalayo, bukod sa mga natin wala. Wala tayong mga ba, kasi ang malayang kapasyahan ng tao, palaging yan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kung ano talaga ang pagkapasyahan ng tao, kung siya ay susunod sa Diyos o hindi. So tayo tinawag, at tayo magpasalamat ng labis o ng buong puso na lagi itong binabanggit sa Panginoon, sapagkat nakapananatili tayo. Kasi pag tayo hindi nakapanatili, tsak napapahamak tayo. Wala nang ibang paraan para makaiwas sa dakilang kapigatiang tinakaharap ng mga taong ito na walang pananampalataya. Kaya dahil tayo ay kasama sa mga tinitipo, pangalagaan natin mga kapatid ang inyong posisyon.
Hindi kalooban ng Diyos sa mga sa inyo mapahamak. Ang kalooban ng Diyos, tayo lahat sama-sama ay kanyang pagsama sa kanyang kaharian at yun pinangako ng ating Panginoon. Sa ating mga salita na pinag-aaralan, sinabi ng awit, Psalm 15:23, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa kanya. Isipin niyo mga kapatid, habang sinusunod natin ang haing pasasalamat, ang Diyos ay nabibigyan natin ng glorification. Siya ay ating naluluwalhati. Sapagkat dahil kita ng ating Panginoon, kung gaano mo hindi binibigyan lubos ng pagpapalagay na higit sa kanya ang mga bagay na inyong tinatangtili. Sa kung tayo maghahain ang hain ng pasalamat, naluluwalhati ang Diyos. Lalo-lalo na mga kapatid, ito naman hanggang bibira ko lang naman na isyari mo sa inyo. Ito tinatawag na kahit sa offering natin. Hindi masama paminsan-minsan ito ay banggitin. Baka may nakakalimot. Sapagkat nakita naman ninyo, hindi natin halos binibigyan din ito sa pangaral, sa pagtuturo, bibira. Pero kailangan paminsan-minsan ito ay ipinapahalala sa atin. Sabi ni Jacob sa Panginoon, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na iyong ipagkakalap sa akin ay akin pong ipinapangako na sa lahat ng mga bagay na ito ang ikasampung bahagi ay ibigbigay ko sa inyo. Ano mang pagpapala meron tayo, maliit man o malaki, ay huwag niyong kakalimutan, huwag niyong kalilimutan, sapagkat maliit man o malaki at nagkulang tayo at hindi natin nagawa ang mga bagay na ito. Under curse o nasa ilalo ng sumpa ang ating sarili, mga kapatid. Tayo na naglalagay sa ating mga sarili sa ilalo ng sumpa. At ayaw ng ating Panginoon na sino man sa atin o sino man sa kanyang mga anak ay malagay sa ilalo ng sumpa. Kaya nagpo ba tayo? Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. Ang bawat pagpapala, ang bawat bigay ng Diyos, kung tinatanggap mo na ito'y galing sa Diyos, diyan, ipagkakalobohan para sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Ang tithes and offering, mga kapatid, ay sa Diyos, pag-aari ng Diyos. Sa hindi mga nakakaintindi at hindi nakakaalam nito, at ito'y pinahayag lamang sa mga tunay na mananampalataya, ito'y sa Diyos, sa bisa ng kapangyarihan ng tipan natin sa Diyos. Pag sinabing tipan, wag ka, hindi mo susundin yan. Sapagkat ang Diyos sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon, ay palaging nakalala na ikaw ay pagpalay. Bakit? Bakit ikaw may pakikipagtipan sa Kanya? If you want to be blessed spiritually and materially and financially and physically, dakilang utos sapagkat marami ang nananakin sa buong daybig na ito. At sinabi ng Diyos sa pagitan ng kanyang salita, ako'y ninanakawan ng lahat ng mga bansa. At ayaw natin, Panginoon, na isa man sa kanyang bayan ay masumpungan ang alin ang sino mang magganakaw. Kaya sabi ng Bible, ito ang mapupunta sa impyerno, mamatay tao, masakin, makukulang, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nangangalun niya, nakikiapit, lahat yan at marami pang iba. Ito yung magganakaw sa sanlibutan, pag nangakaw ka eh, kulong ka eh. How much more ang Diyos naman ang nakawal? Hindi ba sabihin, paano ba nanakawal ng Diyos? Imposible Diyos yung ba nanakawal? Simple lang.
yung mga nakipagtipan sa Diyos ay nililimitahan, kinukulangan, hindi natitipan o ayaw magbigay sa tipan ito na binigyan ng Diyos para sa inyong kaligtasan, para sa inyong kasaganaan. At marami mga kapatid ang talaga mga nabigo sa utos na ito ng Diyos. Kaya nga sabi, subukan ninyo ako sa bagay na ito. Alam ko, pangkariwan niyan. Pero bibihira lamang binibigay sa akin ko. At to remind na baka mamaya meron sa atin dito ang nagiging sakit o nadadaman sa sakit o pamagkasakit ang buong katawan ni Kristo. Sabi nga ni Pablo, parang yung gangrena kumakalat. So parang itong ano yung gangrena? Gangrene. Yun sa English. Ay, bacteria. Pagka ito, pag yung bacteria napunta sa iba, nahawahan yung iba. Amen. Kumpa. So dahil ito ay utos sa amin ng Panginoon, subukan nyo. Alam nyo mga kapatid, na marinig namin ang aral na yan, sinunod na namin magkasama. Every time na at tuwing itatapit yan ang ating spiritual leader, iyan ang gusto-gusto namin mapapakinggan. Baka sakali meron pa kami napagkukulangan dito. Baka sakali meron pa hindi kami alam patungkol dito. Pero iba ay naayaw marinig yan eh. Bakit? Eh kasi itatamaan. Kaya lahat ng pagkakataon, lahat ng paraan, lahat ng uri pagdating sa mga bagay na yan ay talagang kumbaga sa amin, hiniling namin sa Panginoon na ma-master namin upang huwag kaming masumpungan na nagkukulang patungkol sa mga bagay nito. At talagang naranasan namin ang dakilang biyaya pagkapala na naranasan namin. Pero talagang magdadaan muna tayo sa maraming mga pagsubok. Tetestin kita natin, Panginoon Diyan. At kabilibilinan natin po ng spiritual. Eto. Huwag ang hindi mo ituturo yan sa tao. Sapagkat pag ito hindi itinuro sa tao, tinuturo mo malagay sa sumpaan tao pagkat tinuturo mo magdapat. So yan mga kapatid, talagang tungkulin namin. Hindi lamang kami mga pastor, kundi mga maging ating mga tagapagturo, propeta, evangelist na pastor. At bago namin tinuro yan, tiniyak namin na hindi kami nagkukulang dito mga kapatid. Naranasan namin talagang mawalan, maghirap, talagang sumaib. Ayun yung tawag din, walang-wala sa iyo. Pero, na mauti-uting maunawaan namin patungkol dito at sinunod talaga namin, hindi kami nag-fail dito mga kapatid. Ang kahalaga lang yung mga inalam pa namin, baka man meron pa kami hindi nalalaman patungkol dito. So yun ang inalam namin at ngayon pinalaman ng Diyos at sinunod namin mga kapatid. Ito ang binigay sa atin. At sinabi natin po ng spiritual, kami mga apostol, hindi talaga pasasagana yung material. Pero lahat kayo, ikaw, at ang lahat ng mga nasasakupan mo, mararanasan ang isang buhay na masagana. Amen po ba mga kapatid? Kung kaya ito'y paminsan-minsan ay ipinapaalala sa atin. Na baka sakali meron tayong pagkukulang. Baka meron kayo nakabutan ganyan. Nakalimutan nyo sa Panginoon ito. Blessing ito. Eh, wag lang ninyo papangarap na baka tulog kayo ng pera. Kasi kawawa naman yung mahuhulugan mo. Uy, swerte. Naka ko ng 20 imatas na patuloy. Wag ganun. Sino ba yun sa kapatid na naman? Nakakain na ng piso. Hindi lang tinulog. Kasi kakapramot ng texto. Pinabayaan naman. So yan pa, yun yan lang naman isang kaya sa isa, nagkakatawaan tayo. Pero pagdating sa blessing, pagdating sa blessings, anumang uri ng blessing, ang kulto'y tinatanggap ninyo na mula sa Diyos, tayo ang kalbi ako. Amen po ba? Anumang bagay na pagkalob sa akin ng Panginoon, Ama, ang lahat ng ito at isang bagay pagkakalob sa inyo. Na may katapatan sa totoo lang ang tao nagpapahirap. Ang tao nagpapahirap. Lalapit yan.
Hindi na nga tapat, masama pa ang loob. Huwag na huwag kayong sabi ng Bible, huwag kayong lalapit ng napipilitan. Sapagkat yung napipilitan at ang ayaw magbigay, pareho lang yan. Amen po ba? Hindi kasi napilitan ko eh. So sa talagang, tinitira na ating Panginoon na sa pamagitan ng kagandahang loob na kaloob sa akin. Iyan ang puhunan ng inyong kasaganaan, ang pagkakaloob na maluwag sa inyong kalooban. Amen po ba? Iyan ang kasaganaan. At yan mga kapatid talaga, kaya sinasabi sa atin, kami mismo ang buhay na patotoo. Naranasan namin yan. Naranasan namin naghirap. Naranasan namin ang hindi naman talaga sana-tasana. Kundi talagang parang tila kakaay ka tila hindi. Pero hindi kami dumatlis. Mga kapatid, bakit? At sa kalilit-lit ang bahagi na dumating sa amin, ipinagkakalog po namin sa ating Panginoon ang para sa Kanya. At ito po ay talagang isang buhay na patutuos sa amin. Meron pa nga kami kalagyan na may maaksidente. May nagbigay sa amin yung nakaaksidente. Pambili ng gamot, pambili ng gamot. Pero ginawa ng ating kapatid na nito, ibinawas pa rin ang tansin o talaga. Pero kung tutuusin, dati yun para doon yun. Pero ganong naging maagap kami na baka kami ay dumating sa kalagayan nasa ilalim ng sulpa. Kasi dumating yun. Ewan po ba? So at meron ako, kukulangin yung gamot yun. Hindi ba rin? Ang Diyos ang magpupunan na kahit walang gamot kang inumin dahil nabigay natin yung para sa Kanya ay lalong ibibigay ng Diyos ang karapat dapat sa atin. Okay, tayo sandali lang ako sa ospital. Ginawa na ako ng miracle. Yun ang baling buto ko. Ipinanalangin natin ang kapatid. Pagkatapos siya ay hawakan o pagkalob sa kanya ni Brother Manny, tinatag-transferring ang power. Sige, pagkatapos siya ay sa ospital. Sipin niyo. That's an opening lang yun. Pero ano kapatid? Miracle! At hindi naman yung gumawa pa ng miracle pang nasa umagitan natin. May mga gumaling dyan, talagang manahon na panumabas sa akin sa ospital. Bakit? Sapagkat tayo ay covenant people of God. Basta ikaw ay covenant people of God, ikaw may tipan sa Kanya, yung tipan ng Diyos sa inyo ay hindi na ipagkakain. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga buong kapulungan na mga iglesia at itinatag ng ating Panginoon sa Bundente. Sila yung tinitipon sa pangkasalukuyang panon. At hinuhusto yung bilang. Sino yun? Sila na nakipagtipan sa akin sa pamagitan ng mga handog. Sinabi pa ng banal na kasulatan, huwag ninyong i-delay. Huwag niyong kakalintaan. Kung ikaw rin lang ay sasamba, ay huwag kayong haharap sa akin na wala kayong dalang handog. Huwag na huwag kayong haharap sa akin. Ito yung paalaan na binibigay sa bawat sa akin. Bakit kailangan? Sapagkat sa pamagitan ng handog ay niluluwalhati natin ang Diyos at nabibigay tayo ng kalungkuran sa Kanya. Sapagkat bago ang lahat ng gawain, handugan muna natin ating Panginoon na isang hain o handog na karapat dapat sa ating pagkatawag. Amen po ba ba? Iyan ay ating tungkulin. At kung marami mga bagay-bagay pa na tayo hindi naunawa at nalalaman, tanongin ninyo mga tagapagturo. Tanongin ninyo sila ng mga binigyang karapatan o binigyan ng anointing para nagturo. At sasabihin sa atin, baka mamaya, meron pa tayong pagkukulang. At wala na sinabi ko sa inyo mga kapatid, sinikap namin alamin, baka meron pa kami hindi naunawa tungkol sa bagay na ito. Pilit at sinikap namin alamin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At kung may mga bagay na nais nung malaman at maunawaan patungkol sa bahagi ng pagkakadob, makikatapang kayo. Huwag kayo matutuwag dahil pinakatotohanan ako'y pamali pa rito. Ito pa rin ang pahihinan ko. Huwag mga kapatid.
Kung kaya ito'y pinapairam sa atin, pinapalam sa atin, upang huwag ka natin gawin. At maging mabuti inalubawa tayo na mga bagay patungkol dito sa gawain ng pagkakalob natin sa ating Panginoon. Iyan ang pagpapatak. Tutal, papasok tayo sa 2018 na walang masumpungan sa atin mga kapatid na magiging katulad pa rin nitong 2017. Eh, simula ang tawagin, ganun pa rin. Ba't yan ako, hindi pinagpapaga? Eh, ayaw mo siya sa atin. Kung ano'y pakukulang pag-usap sa Panginoon, na baka meron kang hindi, meron kang utos na hindi pa naunawaan o hindi pa sinusunod. Simple lang. Subukan nyo sa mga bagay nito. Kung di buksan ko, ang durong awan ng langit, hindi durong awan ng bahay nyo. Kundi ang duro mo ng bahay na, eh kung maliit ang bahay ito, akapramat ito, isa lang yung bintana. Eh ano ibubuhos ng Diyos niya? Hindi! Duro mo wala ng langit. Ewan po ba? Sa pagkatagal natin at bumukas, maniwala kayo, a blessing so great. Dakilang pagpapala ang ibubuhos sa inyong Diyos. At walang sukat! Walang sukat! Nasilip na ito'y inyong pagkanan yan. So, ibig sabihin, grabe yan. Kaya, ito'y paalaala sa atin lahat. Nawa, maging katunayan sa bawat isa. Huwag kayong maging madabot sapagkat ang kasakin man ay pagsamba sa Diyos Diyos. Ano mapapala nyo sa bahay ng pera? Sa pag-ibig sa salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi yung pera. Yung pag-ibig sa pera. Nakita to sa Jan, Misa. 25 po, nag-aaway pero sasaksapan. Bakit? Iba naman yung pera. Gusto ng driver 25 centavos, eh gusto ng supply 25 centavos at away-away sila. Naku, malita na pila. Ano sabi ng banal na kasulatan? Wala kayo madadala. Ano man sa langit? So, sapagkat hubad tayo na nilabas, hubad din tayo pupunta roon. Pero meron tayong pagkain, pananit, irahan, ay sapat na yun, mga kapatid. Pero hindi ko man sinasabi sa inyo, hoy, bigay niyo sa Diyos ang lahat. Hindi! Kundi sinasabi natin, yung para sa Diyos, para sa Diyos. Ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar. At ang sa Diyos, ay sa Diyos. Amen po ba? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Nasa isang linggo, thanksgiving offering natin. At alam po, ibubuhos sa Diyos ang kasagaraan sa inyo. Maraming salamat at tayo mag-breaking of bread, mga kapatid.